Iniutos na rin ng Philippine National Police na regular na inspeksyonin ang imbaka ng kanilang mga armas. Yan ay para maiwasang maulit ang nangyaring sunog at pagsabog sa kampo ng Philippine Army sa Cagayan de Oro kung saan puro sibilyan ang nasaktan. Magbabalita, Simon Gualvez. Kuha ito kahapon lang sa isa sa mga bahay sa Barangay Patag dito sa Cagayan de Oro. Nakita raw sa loob ang isang bahagi ng 155mm howitzer o bala ng kanyon. Bahagi ng Barangay Patag ang Camp Evangelista kung saan nagkaroon ng sunog at mga pagsabog nitong Martes. Dahil sa epekto na nangyaring sunog sa ammunition storage facility, ilang sibilyan na nakatira sa labas ng Camp Evangelista ang kinailangan ding lumikas. Paano ba naman ang kanilang mga bahay nakatirik 300 metro lamang ang layo mula sa kampo? Isa ang estudyanteng si Kurt sa tatlong nasaktan. Iniinda pa rin niya ang daplis ng parte ng bala sa kanyang noo. Maya't maya rin daw siyang natutulala pagkatapos ng nangyari. Nung tamaan ako, nahilo ako nun. Saka ano, di ako makatulog ng maayos kasi ang sakit ng ulo ko. Parang ayaw kumulik sa amin. Bakit? Takot na ako eh. Si Nanay Esther naman, 4 na dekada na sa lugar pero ngayon lang daw nakasaksi ng ganito. Aminado naman siya na matagal na silang binabalaan na delikadong tumira malapit sa imbaka ng bala. Ngayon, dahil sa nangyari, lilipat na raw talaga siya ng tirahan. Gusto ko umuwi, pero takot pa ako kung baka mayroon pang naiwan na bala na hindi. Si Mayor naman umapela sa Philippine Army na ilipat na lang ang kampo sa lugar na hindi masyadong matao. Noon, hindi man populated ang kampo noon. Ngayon, populated naman ang kampo, dapat hindi na safe sa mga civilian. Sabi naman ni Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr., hindi nila maililipat ang buong kampo. Pero handa raw silang hanapan ng ibang lokasyon ang imbakan ng mga bala. Nagpa-accounting na rin si Browner ng lahat ng ammunition storage facilities ng militar sa bansa para masigurong malayo ang mga ito sa civilian. Camp Evangelista is very strategic in the sense that the convergence of all the efforts to end local communist armed conflict is here, especially in the area of Northern Mindanao. Maging ang PNP, inatasan na rin ng lahat ng commanders na regular na inspeksyonin ang kani-kanilang ammunition storage facilities. Paliwanag ni PNP Director for Operations Chief Major General Valeriano De Leon, posible talaga kasing maging mitsa ng sunog o pagsabog kapag nababasa at pabago-bago ang temperatura sa loob ng mga armory. Nagbabala rin si De Leon na pwedeng maharap sa kasong administratibo ang sinumang magpapabayang police commander. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.